Kristo, Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagbitak sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging iyong katuwang ang sambayanan mong sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niyo roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo at Griego. Noong dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahama. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga Hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalang Tisyo Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig na sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong
nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay bunggalak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag, tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ay makikita uli. Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanong-tanong kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyo makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa atin hong ebanghelyo, narinig natin si Jesus ay binibigyang pahapyaw ang kanyang mga alagad
tungkol sa kanyang pagkamatay. At sinasabi niya, "Kunting panahon na lamang makakapiling ninyo ako. At patitikim kayo ng kalungkutan." At gano'n naman, di ba? Kapag ang tao na mahal ang Diyos ay lumalayo sa Diyos, siya'y natitikim ng kalungkutan. So ang tao ay sa simula ay may pananampalataya sa Diyos. Tapos sa isang pangyayari, lumalayo na siya sa Diyos, namumuhay sa kasalanan. Yan yung parang taong empty yung kalooban. May hinahabol, pero hindi niya mahanap ano yung, hindi niya alam kung ano yung hinahabol niya. Paikot-ikot, malungkot ang buhay ng tao na malayo sa Diyos. Parang merong butas na kailangang punuin at hindi alam paano. Yan yung void that God was, yan yung puwang sana ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa ating pagtalikod, parang may kulang. At sa mga alagad din naman, naranasan nila na parang nalungkot sila dahil si Jesus sa kanilang sinusundan ay ipinagkanulo at namatay sa krus. Pero may pangako ang Diyos. Yung kalungkutan ninyo ay magiging kagalakan. Dahil sa tagumpay ni Jesus sa muling pagkabuhay, ang akala ng sanlibutan sila yung nagwagi. Akala ng mga Diyos sila ang nagwagi. Pero sa bandang huli, ang Diyos ang nagwagi sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, puno pa rin ang kagalakan ng ating puso. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, yun ang pinaghuhugutan din natin ng kagalakan bilang mga Kristiyano. Na yung aking sakit, yung aking pinagdaraanan, yung aking problema ngayon, alam ko ang Diyos ang unang nanaig sa lahat. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang Diyos ay nanaig. At ano pa yung mga problema ko, ano pa yung mga iniisip ko sa buhay, kumpara sa Diyos na muling nabuhay at nanaig kahit sa kasalanan para sa ating lahat. At yun po yung ating inspirasyon. Yun yung ating pag-asa. No, sa tingin mo, ang iyong problema ay napakabigat. Kung sa tingin mo, ang problema mo ay parang hindi mo na kayang pasanin at gusto mo na lang sumuko, tandaan mo na may Diyos tayong kasama lagi. May Diyos tayong kapiling lagi. May Diyos tayo na naig sa lahat para sa atin. Mula sa kasalanan, kahit sa ating mga suliranin at problema, ang Diyos ay may pangako sa atin. Pwede ngayon, nagtitigib kayo ng lungkot, pero darating ang araw na kayo na ay matutuwa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng tagumpay. Tagumpay sa kasalanan at tagumpay natin bilang Kristiyano dahil kasama lagi natin si Jesus. Pag si Jesus ang kasama natin, si Jesus ang kapiling natin. Siya ay hindi natin tinatalikuran. Sumusunod tayo sa kanyang mga aral at utos. Wala dapat ikapangamba o ikabahala ang taong nananalig sa Kanya. Dahil alam natin, sa muling pagkabuhay ni Jesus, siya'y nanaig sa kamatayan at tayo rin bilang mga Kristiyano ay aakayin niya sa kaginhawaan ng buhay. Si Jesus ang nagtagumpay. Si Jesus ay patuloy na nagtatagumpay. Huwag ka mawala ng pag-asa, huwag ka mawala ng tiwala sa Diyos na muling nabuhay para sa iyo. Amen. Tumayo po tayo.
Minamahal ko mga kapatid, ihinahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa kanya. Gawin mong kagalakan ng aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatutuo at walang takot na magpahayag na mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Pinupuri kita, O, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ay ang Panginoon,
ako ay nabuhay, hindi ka iiwan, makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot sa ating lumbay, puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon, inalay at ginapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at pagsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Kristo
mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilunwalhati ka namin. Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilunwalhati ka namin.